dito kami ngayon sa ano, Kanto. Papanood namin si Kuya Jobert. So, yeah. Walang ipanalagpasan. Problema sa solusyonan. Dito ako desisyon. Channel, My Illegal Wife, just to name a few. Ikaw naman ang aming lagi. Nabalikan because of Chad. Woo! Chad right there! Thank you for bringing him here, right? And of course, and one of the famous stand-up comedian. Ladies and gentlemen, put your hands together to Kuya warning device pag may namatay na. Pag may ilaw to, pag may patay na eh. O gusto nyo gayahin to? Parang ganun eh. Ang dami na kami sa Pilipinas, pare. Sino yung matagal nang hindi nakauwi rin sa Pilipinas? Okay, so sabi nyo kanina, ilala nyo ako. Ano yung mga palabas na napalod nyo sa akin? Mga pinapalod nyo sa akin? Kamyas! Kamyas! Kahapon peras ngayon, kamyas! Ba't nalang ng puta, sila ibang may rat ako! Kamyas! Ay, mabirod! Nakakilala, nakikilala niyo ako si Norod. Si Wambu! Grabe ko naman, ito! Nakakatawa yun, masunod na yun. Suri kami, nagko-comment sa akin, tatalo na ko ah. Si Wambu! Grabe, no? Yung show na yun, nakakatawa. Nakakatawa dahil 7 taong kami doon. Hindi namamatay yung mga pulis doon, hindi kami namamatay doon. Si Coco, di ba? Si Coco, 7 taong pinapatay. Pare, yung pinakamagandang eksena nun, yung nagtatago si Baron Geisler sa poste. Pare, sinaksak niya si Coco 7 beses, hinahanap siya ni Coco, di ba?
Siguro pa naman pagka naghahanap, alam mo ba ipapatayin pagka nag-Michael Jordan na yun eh. Pagharap niya sa gilid, si ano, si Buo lumabas oh. Sinaksak siya 7 beses, di ba? Organ sa katawan, umiilang pag sinasaksak ko. Bungo, chillings, nilibitawin. So, ibarang pa naman pag nananaksak, tumitingin sa TV, di ba may reaksyon? Pagsaksak, pa! Iniiwan ko yung chillings, bumutin ulit. Pa! Iiwan ulit, no? Itong beses, pagbagsak ni Coco, binaril pa. Bang! Patay. Patay si Coco eh. Alam mo sino bumuhay? Si Gary B. Ito rin si Gary B. Pag kinatahan ng wag ka nang umiyak, nabubuhay si Coco eh. Nabuhay tuloy, nakaiyak. Pintong ako, si Wambo ako doon, di ba? Si Wambo ako, pare, binaril ako ng Armalite doon sa tiyan. Kinabukasan, kumakain na ako ng sinangag. Nagsasawsaw pa ako sa suka, may sili yun ha. Galing kami sa airport ng kasawa ko eh. Nagpunta kami sa Europe, nakita na. Yun yung mga aso ron, ang yaliksay sa Europe. Ang talagang buhay na buhay eh. Umagano sa ano, umagano sa mga maleta eh. Naalala ko yung mga aso sa Pilipinas eh. Sa airport, pare ang pupayan tong ano, yung mga aso sa airport eh. Nakagano na lang oh. Pag may bag na dumada, parang, eh, okay lang yan. Dati mo na naamoy eh. Pagod na pagod yung may sipon pa. Sino mga nakapunta na sa ano? Sa zoo, sa Pilipinas ulit. Pare, nakita niyo yung mga hayop doon? Pinakwento ko rin ito, yung huling punta ko sa Manila, so yung ano, yung leon. Yung leon, pare, ang payat. Sabi ko, oh, pinapakain sa leon doon. Alam niyo, Adidas? Yung manok? Ang payat nung mga layon doon, mag-asawa, nakaganon, makatambay. Ang daming nanonood. Siyempre, nagbayad ka, gusto mo gumagalaw yung ngayon, di ba? Hindi gumagalaw yung mag-asawa. Tapos dadaan yung ano, nagpapakain, binuhusan ng ano. Adidas, pare, isang timba. Pagbaba ng Adidas sa mukha ng babae nila, ginagano sa asawa nyo. Sige na yan. Ang bayat, nakakaawa. Pare, tapos yung pikak lumalabas. Yung pikak, alam mo yung pikak, di ba? Ang ganda ng kulay ng balay mo nun. Pare, yung pikak sa Manila Zoo, walis ting-ting na lang yung gumagawa mo. Pikak ba yan? Tapos lahat ng hayop, may kasamang chimpanzee. Yung mga ugoy sa parot, may kasamang may unggoy. Tinatanggalan ng utol yung parot, naka ganun. Lahat may unggoy. Di ba yung elepante, ang papayat. Yung zebra, pagod na eh. Yung ano yung zebra? Peki, inaalam pala yung mga ano na, yung mga linya doon. Electrical tape na lang yun eh. Kinakabit tulad namin. Tapos yung giraffe, pagod na. Nakita kayo ng giraffe na nakalundo yung ulo. Sa ano? Dahil malnourished na. Sabi ko, ang lupit dito. Alam niyo, nagkaroon ako ng lisensya dito ngayon sa Canada. Nagkaroon na yun ako. Sarap eh. Sarap. Alam mo, tatlong beses ako nag-exam eh. Ayan, puso na mamatay yung computer pag nag-exam ka eh. Prank! Automatic fail. O, sa po. Kung pangalawang beses, balik ako kinabukas, bayad na naman ako. Automatic, mamatay no? Pagka 15 points, wala ka 15 points, pa! Mamatay. Nakakaya, o. Oh. Tatlong beses na kuha ako rin, kontuwa ako. Tapos nag-practical ako. Mas mahirap yung ano eh, mas mahirap yung exam kaysa rin sa practical eh. Pagsakay ko, gumagano yung ano, yung India, no? Eh, sa Pilipinas, walang gano'n eh. Pasasakay ka, di ba, car? Di ba, car? Sabi ko, meron. Pagsakay ko, gumagano sa harap, oh. Ano yun? Signal light. Hala? Okay, sakay, sumakay. Pagsakay, pare, nagmaneho, may computer sa laptop, eh. Sabi ko, hihirap pala rito, lahat, papark ka. Sa Pilipinas, sino naman nag-exam din sa Pilipinas? Sa Pilipinas, sandali lang, may 150 ka lang, driver ka na. Magdadagdag ka ng 50, professional driver ka na. Tapos, mag-exam ka, pagkakit mo sa taas, ang daming nakapila, pagpila mo gano'n, sasabihin pa siya nang nagpapa-exam, para ikaw, kanina ka pa dyan ha, tapos ka na ba? Hindi pa eh. Para ka naman tanga, may sagot na kaya yan eh. Bilisan mo naman,
pasibig yung 150, buha ka na doon. Tapos mag-exam ka ron. Pagkasapos mo mag-exam ng written, pupunta ka na sa practical. Yun na, sasakay ka na sa jeep. Yung owner type jeep. Natandaan mo ba? Pare, 150 rin yun. Ang dali ng practical doon, uupo ka lang. So sabihin siya yung instructor, marunong ba mag-drive? Oo. Ah, sige, start mo na. Primero mo. Andar mo ng konti. O? Atras mo. Okay? Last na lang. Kung pupunta tayo ng ubaw, kaya mo ba? Sabi mo, oh, kaya ko. O sige, okay na yun. Masyado ka na. Bilis pa. Ganun lang yung isang dude. Dito ang hirap. Tatlong beses ka. Magkano yung bayad dito? $100 pag di ka nakapasa. Grabe. Tsaka grabe rin kayo. Ang hirap yung patawarin, ha? Kaya yung grupong hindi natatawa. Kaya sino ba yung mga nagsawa dito? Ito ang kaibigan ko to. Si Chad. Si Chad talagang hindi tumatawa to. Yan, sabansawa na sa mukha ko to. Yan. Sila Gigi at si Jojo, mga kaibigan namin. Sino ba mga mga couples dito? Love you, kay Jobert. Couple kayo? Okay lang yan. Tanggap naman. Canada to eh. Couple? Matagal na kayo? Magkalapit pa. Bago to. Minsan pag mag-asawa na yung asawa, nandun na sa kabit katabi ng tropa eh. Kato kagulan dito ni Manny. Manny, asawa mo? O, oh, kita mo? May pinagdadaanan na to. Pinagdadaanan, layo na. Tao ng tao si Manin. Kakbo yung asawa niya, anak niya, nagumagano na lang eh. Sabay ko si Jokoy, pare. Alam ba yung mga nanood ng show ko ron? Yung mga nanay tsaka tatay nang nanood kay Jokoy. Naging daycare yung show ko eh. Pare, may mga matanda doon. Pumapasok doon, sabi sa akin, ano bang meron dito? Ano bang meron dito? Sino ba yan? Sino ba yan? Nag-perform mo ko ng tatlong matanda rito. Ganun ko kayo buwan. Excuse me. Excuse me. Dito nga lang, kaya lang kayo nalang yun ako, hindi kayo tumatawa. Mas lalo ko yun. Huwag ano ka, tumatawa pa siya anak niya. Sundin mo na ako, sino ba ito? Sino ba kasi ito? Umigyan ka ba ito? Latak-latak kayo mga nanood sa akin eh. May lamay ba rito? So, ano? Ayan. Sini mga? Kamyas? Kamyas. Sini mga kamyas? Kamyas. Ito! Ang tagal ka na rin dito sa karan na alam mo, ang sobrang nakakatuwa dito yung mga, alam mo yun, how are you doing? Yung salitang yan, sobrang praktisado kaya pagdating ko rito. Alam mo, tungkutuwa kasi, nung una, pagka lumalabas ka sa bahay, lalo yung mga puti, no? Kahit sa kapumunta, hi, how are you doing? I'm good, how are you? Lahat sila, lalo yung mga Canadian, masyadong palabati yung mga yan, you know? Hi, how are you doing? Punta ka sa mall, pagpasok mo sa isang store, hi sir, how are you doing? I'm good, how are you? Pasok mo sa kabila, how are you doing? I'm good, how are you? Palagi na lang ganun. Di mo naman pwede sabi, I'm not doing well. Diba? Tapos lalo na may mga edad na, mahirap magkwente yung mga matatanda, no? Pagka nag-jogging ako nung last week, may nakita ako dalawang matanda, mag-asawa, nag-imitas ng berries. Pare, sabi ko, are those berries? Yeah, come here, I'll teach you how to make them a jam. Pare, kinuwentuhan ako, pati yung anak niya, kinuwentuhan niya. Kinuwentuhan niya sa akin, pinuturo yung anak niya, mag-jogging lang ako eh. Tatlong oras na ako nakikinig eh. Pwede, Pilipino ko, ayoko bastos eh. Ganun din ako. Lucho, sundi ko na yung asawa ko eh. Umuwi ako, hindi ako pawis eh. Nasakit ang ulo ko eh. Hindi naman ako nag-i-English. Hindi pa mag-duwing ulo ko. Wala naman ako sinasagot sa kanila. Okay, yeah. Yeah. Okay, yeah. Puro ganun lang naman sinasagot ko. Tapos nag-fishing ako rito, pare. Ang di ba, fishing? Sa Pilipinas, wala kang makukuha kasi sa ilog doon eh. Kahit tatlong oras ka, mukha mo rin, napkin. Lata ng sardinas. Diba? Mga brief ng bata. Eh dito, so, nag-fishing ako, makatabi ko, puti eh. Pag nakakahuli sila after isang oras, yung mga napaparin nyo sa YouTube, kala nyo, paglubog nung fishing rod na gano'n, makakahuli agad. Hindi totoo yun.
Ang bilis lang eh, edit lang nila, tatlong oras oh. Nung nakahuli yung puti, kinuha yung isda, hinalikan, sabi, see you later, buddy. Hinalikan, pinakawalan. Ganun din yung isa, pagkahuli, sinukat. Bye, buddy. Nice to meet you. Hindi naman ako pumunta rin para makipag-lips-lips sa isda eh. Nagpunta ako para kumain ng isda eh. Tago ko sa gilid, nangyumit ako. Pag okay, eh, siyempre, Pilipino ko, lagi tayo ready, naman dala ko plastic bag. So, nakahuli ko, ay maliit, tinuli ko, tinapo ko sa gilid, oh. May nagyayagi, sabi sa akin, did you catch anything? No, gumanon yung isda, tumulog, oh. Sabi ni sa akin, 150 na, pag nahuli ka, eh. Tinakbo ko, nilagay ko sa bag, pauwi ako, eh. Ang dami rin ba ako, inahalikan yung isda. Tapos sa Pilipinas, dito sa Canada, alam din sa Winnipeg, ang daming Pilipino, no? Pumunta ako sa Polo. Ang daming Pilipino, parang ano, parang Pilipinas na binuhusan ng yelo lang, eh. Diba nakakatuwa? Naramdaman ko nasa Pilipinas ako, tsaka mababait ang mga tao dito sa Winnipeg. Mababait ang mga Pilipino dito, masyado silang mapagmahal sa mga talent na pumupunta rito. Kayo lang ang hindi. Eh, may Pilipino pa nga na nag-aano sa akin, lumapit sa akin, sabi sa akin, uy, Joe Jobert, batiin mo naman ako sa show mo. Yun lang, umalis na. Paano ko kaya gagawin yun? Kung nagpapapa, uy, Joe Jobert, batiin mo naman ako sa show mo, tapos umalis na. Ano ba? Sabihin ko ron. Uy, magandang araw, nakita ko babae sa Safeway, hi, kamusta? Batiin mo naman kayo ng pangalan nyo. Tapos iba, nagpapabaki pa sa mga, o paano mo ba? Bati mo ka sa probinsyano, ha? Paano mo ba bati sa probinsyano yun? Pare, nakikipagbarilan ako. Pinahanap namin yung mga kalaban. Bam, 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 bam. Uy, binibati kita sa ano? Billboard! Ang tinisuot mo. Bakit baka magsuot dito? Diba? Huwag ka na ka na eh. Huwag ka na ba bibili niyan? Sanan ako ba yun? How are you doing? Kita ko na nga kayo, para ano, medyo makilipin kayo. Ito, guwapo nito. Kamukha mo si ano, si... Kami yung kasama ni Maricar. Maricar Reyes, si Richard Poon. Kanta yung mga ano. It's not it for you. Dito, dami oh. Maraming salamat, alam ninyo. Love you, Benjamin. Ang daming show na, ang dami namin, alam mo na, nasa Pilipinas ako. Lunes hanggang Linggo, no, napapanood nyo ako sa TV. Nakakatuwa. Pero biglang nagsara yung ABS eh. Bakit? Nanalo si Duterte. Bakit? Tinatalong mo ba? Tapos yun, nandito na ako sa Canada. Di ba? Ito, kumawalis ka asa oh. Kaya lang, pagdating sa Vancouver, di ba? Kasi itong Winnipeg talaga masaya dito eh. Scooby. Ha? Ano yan? Uy, ang tagal na yan ha. Ito na yan, may mga kabayan. Wala mong kabayan niya asawa ko. Yan. Hindi, nag-enjoy pa kayo, my kote? Of course! Alex, baka kaya pagkatapos yung mag-show rito, mabawihin nila yung pinahin nila sa'yo. Ito, ito lahat ng show ko, nandun to, nag-host to. Ito, minsan ang hirap talaga, napunta, na-tiempo ko talaga sa crowd na hindi to matawa, no? Dati sa Pilipinas, first time ko nag-stand-up, ang mga kaharap ko, mga breast cancer patients, Brad. Nilagay ako doon. Ang yabang ko, siyempre, stand. Siyempre, ano ko, komedyante ako eh. Di ba? Pagsalang ko ron, no? Ang yabang ko, kala ko, mapapatawa mo sila eh. Parang iba sa TV, iba dito. Sabi ko sa nila, hi guys! Balita ako, may cancer kayo si Dede! Wala ko magiging kaganyan, ha? Malakas pa nga yan. Pinigil sila lahat, kumakain, nakatingin sa akin. Gusto kong sumabog eh. Meron lang akong dalagbomba eh. Alakamang! Diba? Huwag ka na-corner ka na gano'n. Alam mo, lahat ng sasabihin mo nakakatawa. Eh, kaya wala naman sasabihin sa'yo dito eh. Pag di ka nakakatawa dito, iiyak ka na lang. Alam mo, di ka nakakatawa, di kayo tumawa. Iiyak ako dito. Kasi sila, salamat. Katulad niya, napuputol-putol yung tawa. Ang hirap, pinapawisan niya yung kilikilik ko ngayon eh. Patingin! Huwag na, parang naman. Pero kahapon nag-basketball kami, ang sakit ng tuhod ko. Ang gagaling ng mga player dito sa Pilipinas. Tsaka lahat ng ano, alam mo, nag-umpisa yung basketball.
Nag-umpisa yung basketball, pare, ang ikli ng ano, ang ikli ng shorts. Sa Pilipinas, pinagbawal na yan eh, lalo na nagubati yung mga import. Naglaro si Billy Ray Beats doon, binawal na eh. Kasi nag-uwala sila, pag lumilayap sila, parang... Hindi, pero mabuti nga yan. Kasi nakakainan sa ilag, di ba? Naglalaro kami, nagbabal. Nakagano na kayo dalawang kamay siya, may nagbabal tayo pa rin sa'yo dito. Ano yun? Di ba, pag nagpiprito, nakakainan eh. Ang ikli ng shorts eh. Talagang pasalamat tayo kay Michael Jordan, napaganda yung basketball ngayon. Hindi na siya naging ano. Dati nung pag may nanonood din yung basketball, for adults only lang yun eh. Kasi nga, dami mga nakikita lumilipat eh. Dami ng player eh. Rob, di mo nakita yun? May tumama sa akin dito, palayap ko ah. Hindi, nakita ko yung kamay, hindi naman eh. Hindi nga kamay yun eh. Hindi kamay yun. Ano yun? Ewan ko, ayaw referee, nahiya din. Hindi ko alam, di ako yung kamay, ano yun. Betlog? Di ko alam, di ko alam. Di ba? And, sana nag-enjoy kayo. Yeah! Baka, sabi ko nga, di ba, sabi ko kasi hindi na ako babalik sa Pilipinas, dito lang ako nag-show. Ang tawag doon sa vaccine sa Pilipinas, galing sa China? Sa ino ba? Para makikita may mga tao. Ano kasi 40% lang effectivity ng paglumalabas, ang ganun lang sila. Malalaman mo yung mga kapo sa pera. Pagka, ano, pare, labas tayo. Yung mga mayayaman, pare, mga naka-Pfizer yan eh. Nag-jogging pa yan eh. Pare, vaccinated ako naman. Pfizer ako eh. Pare, labas ka. Hindi pwede, nandito lang ako. 40% lang effectivity ng ano ko, vaccine ko eh. Diba? Sa'yo araw-araw, artista kami. Ilan show mo, kung ilan ang show mo, ilang beses na tutusungin sa ilong ng pagalito. Pare, ganyan kahaba, oh. Nasabihin pa siya ng nurse, ganyan mo masakit ah. Ano, hindi masakit. Kasi sa sobrang daming ano, nilalagay ng mga nurse, mga Pilipino ba, mga daldalera yan. Iiwanan sa ilong mo yun. Ha? Uy, mare, nakita mo siya, no? Uy, Albert! Albert! Pare, apat na beses, uhugutin na gano'n, tapos babalik na naman. Grabe yung pandemic doon, ang daming kawawa. Meron na, ang dami na yung mga kaibigan na matay doon. May iba ibang kaibigan ko patay na, meron pa rin ang kakabit dito. Kawawa din. Sa Pilipinas, pag inubo ka, matatakot ka eh. Kasi pare, ilang yung asawa ko na hospital doon, may skibulang itemize eh. 2 cotton balls, 250 pesos. 1 drop of alcohol. Ibayad lahat, needle. Grabe na, may bayan? 30,000, no? Titignan ka. Tapos pipilitin ka pa nilang, ano, pipilitin ka pa nilang magpa-MRI. Masakit dyan mo, may MRI agad, eh. Basta lang kung ang sakit, nag-LBM mo, MRI na yan. MRI! Basta, importante MRI. Tapos nirisetahan agad ng antibiotic. Yung asawa ko, sa makitan dyan, nirisetahan ng antibiotic. Pagdating dito, sabi ng doktor, who gave you that medicine? Sa Pilipinas. Basta mawala ako, lumakit lang ang ulo ko, nirisitahan ako ng ano, lifetime na ano, na, ang daw doon, maintenance. Di ba, ang base nila mag-iseta ng gabot sa Pilipinas, hindi ka na lang i-check. Wait, Robert, ilang araw na masakit ulo mo? 3 days na. Oh, ito, maintenance mo na ito, lifetime ko. Bakit ko? Sige, ma'am, sorry, kasi talagang lagay mo. Kakatingin mo lang sa akin, ah! Nalagyan mo lang ang thermometer, delikado na lagay ko. Dapat hanggang ngayon, iniinom ko yung gamot ko eh. Ganon sila dito, talagang chichikin yung dugo mo. Kung ano-anong gagawin sa puwet mo. Sa Pilipinas, kaya kita mo, pag may mga nagkakasakit doon, anong, doon na-invento yung mga ano, yung mga saluyot. Pag inuubo, uminom ka rin ang may saluyot, lagyan mo na langis. Kaysa mo ospital ka. Di ba? Mga Pilipinas, tapos pag inuubo, anong gamot na matatanda doon? Tay, inubo ko. Bili kang gin, chumat kang gin. Bigyan mong kalamansi. Mga Pilipino lang yan. Mga invento ng mga Pilipino. Nag-invento ng gamot. Tapos yung mga TV nasa kaliwa lang. Para pala pag dumadating yung asawa, 6 o'clock, alam ba, matutulog na siya yung pag-asawa. Mga anak, nood na ng TV. Ay, manunod din ng TV mga bata. Walang harap dito, ha? Kaya nilang gawin yun. O, papaluhin kita. Huwag ka harap. Pag may harap ka, alam niyo na, tapos na yun. Makakabuo ng bata, pinilis. Diba? Ang sikip-sikip.
Yung mga anak, alam na eh. Si Kapapa, mamulugyan nyo. Ang harap na tao. Kahit di naman rin naihintindihan yung palabas ng harap to. Papa, pwede na kami mga teka lang. Ang bomba eh. Anabang! Diba? Magka na-corner ka na. Yung mga pwede gagawin nila sa tali. Kasi may isa ilaw sa isa. Kasi lumay na. Nakakatawa yung mga ano. Ito nakakatawa. Winnipeg! Nakakatawa ba ako? Guys, ano, huli na to ha. Kanina muntik na akong mamatay. Ayaw nila tumawa. Papa, thank you, Young Brats, sa inyo. Young Brats! Hindi siya alam eh, Young Brats. Yung mga little Japos. Pero hindi ba si Japos ang guwapo, no? Partida pa yan. Ang lahat walay mo. Thank you, friend. Thank you, friend.